mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. All my life.
as one, lifting up our voices to the King of Kings. We sing in the dead of night and
From whence cometh my help? My help cometh from the Lord, the Lord which made heaven and earth. He said he would not suffer thy foot to be moved. The Lord which keepeth thee,
He will not slumber nor sleep. For the Lord is thy keeper, the Lord is thy shade. Upon thy right hand, upon thy right hand. No, the sun shall not smite thee by day, nor the moon by night. He shall preserve thy soul, even forevermore. Oh, my help, oh, my help, my help, all of my help cometh from the Lord. I will lift up my eyes to the hills, from whence cometh my help. My help cometh from the Lord, the Lord which made heaven and earth. He said he would not suffer thy foot to be moved. The Lord which keepeth for the Lord is thy keeper.
Morning po. Tumayo po tayong lahat. At palakpakan po natin ang ating Panginoon. Sino po dito ang pinagpala ng Diyos? Itaas ang kamay. Amen. Sino po dito ang may pangako sa Kanyang Diyos? Amen. At sino po sa inyo dito ang naniniwala na tapat ang Diyos sa Kanyang mga pangako? Amen. Amen. And amen. Palakpakan po natin ang Diyos. Alam niyo po, sa Biblia, sa aklat po ng Lucas chapter 1, doong sinugo ng Diyos ang anghel, ang pangalan ay Gabriel. Kinausap niya si Maria at in-explain kay Maria na siya ay magdadalang tao at paano siya magdadalang tao bagamat siya ay birhen. At ikunento rin, ibinalita ng anghel na si Gabriel na even yung kamag-anak niyang si Elizabeth ay naglihi na rin. Sa verse 37 ng chapter 1, Luke chapter 1, verse 37, ang sabi sa Biblia at ang sabi ng ni Anghel Gabriel, "For no word from God will ever fail." Basahin po natin ulit, "For no word from God will ever fail." Yan po ang nangako po sa atin, bawat salita na ipinangako ng Diyos ay wala doon yung magfi-fail. Amen? Sa Tagalog po, sapagkat sa Diyos ay walang salitang hindi mangyayari. Amen? Yan po ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Amen? Amen? Palapakan po natin ang Diyos. At bago po tayo mag-praise and worship and sing this song, the Lord's Prayer. Father, we are in heaven.
let's pray. The Lord is here. The Lord's presence is here. Heavenly Father, thank you so much. Thank you so much for all the blessings. Thank you so much for all the protection. You are the King of the universe. You are King of kings. You are Lord of lords. You are perfect. Lord, this month, Father, this month is a beautiful month for us because this month always reminds us that you made a way for us, Panginoon. You fixed the relationship. You made a way, Panginoon. Ama, natuto kami magmahal dahil sa'yo, sa pinakita mo, Panginoon. Kung nakikita mo man kaming nagmamahal, nag-e-effort para sa aming pamilya, it is because you are the one who showed it to us first, how we should exert the effort, Lord, for the people that we love. Thank you so much. You are our role model when it comes to expressing love. Thank you so much for showing us what love really means. And thank you for extending love to us, Panginoon. Maraming salamat po. Lord, this morning we pray that you will empower the worship team. Give them beautiful voices. Use the instrument. May they remember that they are singing for you, not the people, Panginoon. May they remember all your goodness, all the miracles that you've given to them. And may they use all these things that they remember to really exert the effort to praise and worship you the best way they can this morning. Kasama kami, Panginoon. Allow us to remember all your goodness and faithfulness so we can sing you beautifully, Panginoon. We can sing songs na magandang maganda, maayos na maayos. And we also pray for the messenger, Panginoon. Use him mightily, Panginoon. Ilagay mo sa kanyang puso ang iyong damdamin, Lord, para sa mga tao, Lord. How you'd like people to be, Lord, transform according to your will, Panginoon. Use him mightily. Lord, ilagay mo sa kanyang puso ang iyong mga katotohanan. Gamitin mo ang kanyang bibig, Panginoon. Gamitin mo siya, Panginoon. Bigyan mo siya ng talino, ng wisdom. Empower him, Panginoon, to deliver your word as you want it to be today, Panginoon. Maraming salamat. And for us who will listen to your word, Lord, allow us to be very excited to listen to your word, to accept your word in our hearts, Panginoon, and also empower us to obey your word, Panginoon. And through that, we will be blessed again and again, Panginoon. Maraming salamat po sa presensya mo sa umagang ito. We can really feel your presence in this place, and there's nothing that we, Lord, ask for more, but Lord, may we be able to glorify your name, honor your name, and give you the praise due you. Thank you so much for this day. This is our prayer in Jesus' name. Amen and amen. We're here because of grace, a part of your great plan. We have come to seek your face, not the wonders of your hand. And yes, we need your touch, but you've given us so much that we just want to thank you for all you've done for us. We've come to bless your name, King of kings and Lord of lords. We've come to give you praise. You are the one that we adore. Oh Lord, cleanse our hearts with fire and fill us with desire for your courts, for your presence in our lives. Let's sing again. Let's start. We're here because of your great land. We have come to seek your face, not the wonders of your hand. And yes, we need your touch, but you've given us so much that we just want to thank you for all you've done for us. We've come to bless your name, King.
heart you've made a way because of your great love, and our hearts are filled with praise for all that you have done. There is none like you, so faithful and so true, that we just want to thank you for all you brought us through. We've come to bless your name, King of Kings and Lord of Lords. We've come to give you praise. You are the one that we adore. Oh Lord, bless our hearts with fire and fill us with desire for your courts, for your presence in our lives. Plano ng Diyos na makasama niya tayo hanggang sa eternity. Peter.
joyful sound of our offering. As your saints bow down, as your people sing, we will rise with you, lifted on your wings, and the world will see that our God says. In your name.
you bore so I could live in the freedom you died for. And now my life is yours, and I will sing of your goodness forevermore. Worthy is your name, Jesus. You deserve praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus.
Pati ng Panginoon. Hallelujah. Glory to God. Surely the presence of the Lord is in this place. Tunay nga na ang presensya ng Panginoon ay nasa lugar na ito. Amen. Naramdaman niyo ba ang Panginoon? Alam niyo, sa pagsamba lang natin, pwede na ako hindi mag-preach eh. Okay na. No? Lahat ng mananalangin niyo sa Lord, accepted na yung mga panalangin niyo. No? Hallelujah. Glory to Jesus. There's none like you. Iba talaga pagka sumasamba ka ng tapat sa Panginoon eh. At ngayong umaga, tayo po ay bumibilang na lang ng mga ilang araw para tapusin ang 2023. Hindi ba? Sino pinabayaan ng Lord sa 2023? Pinabayaan ba kayo? Kailangan nyo mag-reduce. Di ba? Hallelujah. Sabi naman ng banal na kasulatan na sinulat ni San Pablo sa mga taga-Pilipos, sabi dito, naway magkaroon kayo ng kaisipan na tulad ng kay Jesus, kay Kristo Jesus. Kahit siya'y likas sa tunay na Diyos, hindi niya ipinagpilitang manatiling kapantay ng Diyos. Sa halip, kusa niyang hinubad ang pagiging kapantay ng Diyos at naging katulad ng isang alipin. Ipinanganak siya tulad ng mga karaniwang tao. Sino ang mga tao dito ang karaniwan? Sino yung ordinary people? Tayo, no? Nagkatawang tao ang Panginoong Jesus, bagamat siya ay Diyos, nagkatawang tao siya katulad ng isang alipin. Oo. At nang si Kristo'y maging tao, nagpakumbaba siya at naging masunurin hanggang sa kamatayan. Ang nais ng Lord sa kanyang mga nilikha, nilalang, ay maging masunurin hanggang saan? Sa kamatayan. Amen. Maging ito man ay kamatayan sa krus. Bilang mga totoong mga mananampalataya ng Panginoon, dapat nating maunawaan na tayo ay nilikha ng Diyos ayon sa kanyang wangis. Amen. Tingnan natin ang ano po, makita natin na ang Pasko, pag-aaralan natin, pupunta ka sa Genesis. Dahil walang magdiriwang ng Pasko kung walang i-create, kung walang ililikhaing tao, di ba? No. Hallelujah. Hindi tayo nilikhang kawangis ng anumang hayop. Kaya huwag niyong tutuksoin yung kapitbahay mo o yung kapatid mong mukhang pusa. No? Na mukha kang aso, mukha kang unggoy. Di ba? Pag ginagawa mo natin yung pala, parang nasasaktan ng puso ng Diyos, parang iniinsulto natin ng Diyos. Bakit? Nilalang tayo, nilikha tayo ng Diyos ayon sa wangis ng makapangyarihang Diyos. Amen? Sabi mo nga sa katabi mo, sorry, hindi na kita tutuksuhin. Subalit ang taong kawangis ng Diyos ay nagkasala, yun ang naging problema. Nilikha ng Diyos ang tao mula sa wangis niya, subalit ang tao ay nagkasala. At dahil nagkasala ang tao, anong ginawa ng Panginoon? Panginoong Diyos, dun sa hardin ng Diyos, pinalayas ang tao dun sa hardin ng Diyos. Sa garden ng Eden, pinalayas ang taong nilikha sapagkat hindi siya karapat-dapat sa paraiso ng Diyos. Kaya nga tayo, pag wala si Jesus Cristo sa buhay natin, hindi tayo karapat-dapat sa kaharian ng Diyos. Hindi lang sa garden,
Kasi yung hardin ng Diyos, ibabalik yan. Maniwala kayo, after the millennial kingdom, ibabalik ng Diyos. Doon po sa eternity, makikita natin ang paraiso ng Diyos. The original paradise. I will tell you, makikita ng lahat ng mga anak ng Diyos. Ganito ang kalagayan ng taong walang relasyon sa Diyos. Pag wala kang relasyon sa Diyos, walay ka sa Diyos, ikaw ay kaaway ng Diyos. Hallelujah. At dahil dito kailangang maganap ang isang Pasko. Amen. Dahil sa kasalanan ng tao, kailangang may gawin ang Diyos para maligtas ikaw at ako at para makapasok tayo at maging karapat-dapat sa kaharian ng Diyos. Ang tao ay dating kaibigan ng Diyos, dahil nagkasala, naging kaaway ng Diyos. At pinalayas nga sila sa paraiso ng Diyos. At sila po ay pinapunta sa ilang, sa wilderness, sa disyerto ng buhay. Amen. Kaya nga lahat tayo dito, pag wala ka kay Kristo, naglalagalag ka, walang direksyon ang buhay mo. Samantalang pag nasa paraiso ka ng Diyos, nasa kamay ka ng Diyos, mayroong direksyon ang buhay mo. Marami sa atin, pag tinanong mo yung mga walang direksyon, saan ka pupunta? Bahala na si Batman. No? Saan ang punta mo? Wala. Hinahanap ko sarili ko. Meron yung mga pastor akong nakausap eh. Hinahanap daw niya sarili niya. Biro mo, pastor na nasa wilderness. Dapat ang pastor, pag nasa kamay ni Jesucristo, may direksyon ng buhay. Amen? Ganon din tayo, mga anak ng Diyos. Pag ang anak ng Diyos ay nasa kamay ng Diyos, may direksyon ng buhay. Alam mo, ang bukas mo, hawak ng Panginoon. Amen? At hindi ka matatakot kahit ano mangyari, kahit sa kinabukasan pa. Maraming mga tao, takot na gumising dahil napakaraming problema sa kinabukasan. Amen? Dahil sabi nga nung awit, and because He lives, we can face tomorrow. Dahil ng buhay na muli ang Panginoon, sa mga anak ng Diyos, kaya nating harapin ang kinabukasan. Amen? At dahil sa kasalanan ng tao, ni Adan at ni Eva, lahat tayo, lahat ng sinilang ng tao mula noon hanggang ngayon, ay kaaway ng Diyos. Tayo ay wala ng relasyon sa Panginoon. At kung kaya't kailangan, in fact, eternal plan ng Lord na ibalik ikaw at ako sa relasyon sa Diyos Amang nasa langit. Mga kapatid, nakakalungkot lang pag hindi ka na kinikibo ng Diyos. Amen? Sino may kaibigan dito na nag-away na kayo? May kaaway nyo ngayon. Kahit nagsasalubong kayo, hindi kayo kinikibo. Di ba? Kahit dito sa church, kuminsan may tampuhan. Tatanda na natin, nagtatampuhan pa tayo. Di ba? Walang puwang ang tampuhan sa loob ng relasyon sa Diyos. Pag ikaw ay anak ng Diyos, magkapatid tayo sa Panginoon, dapat wala ng tampuhan. Amen. Hallelujah. At dahil doon, nais ng Lord na ibalik ang relasyon ng Diyos Amang nasa langit sa mga taong katulad nyo at katulad ko. Kung kaya, ano ginawa niya? Nagkaroon ng unang Pasko. Amen. At bago mangyari yung unang Pasko, ito po ay inihula 2,700 years ago ng isang propeta na ang pangalan Isaiah. Inihula niya na ang Panginoon, ang Mesiyang tagapagligtas ng sanlibutan ay ipanganganak sa pamamagitan ng Banal na Espiritu sa isang dalaga na ang pangalan Birheng Maria. Amen. Ayon sa mga taga Korinto, Kabanata 5, talatang 19, ang ibig sabihin, sabi dito, sa pamamagitan ni Kristo, lahat ng sinasabi ko sa inyo kanina, yung kapanganakan ng Panginoon na nangyari more than 2,000 years ago, ay nangyari, ang ibig sabihin daw noon, ang ibig sabihin, sa pamamagitan ni Kristo, ang mga tao'y ibinilang ng Diyos na kaibigan. Pag may relasyon ka sa Panginoong Jesucristo, ikaw ay hindi nakaaway ng Diyos, kaibigan ka na ng Diyos. Amen? Gusto niyo ba yun? Hallelujah!
At nilimot, ito maganda, ano ang ginawa ng Lord? Nung tanggapin mo si Jesucristo bilang Panginoon tagapagligtas ng iyong buhay, ginawa ka niya muling kaibigan. Na-restore yung relationship ng Diyos at ng tao. At ano? Nilimot na niya ang kanilang mga kasalanan. Amen? Hallelujah. Kaya pag nagkakasala tayo sa Panginoon at humingi tayo ng tawad, malilimutan na ng Diyos ang ginawa mong mali sa Kanya. At kami naman ay inatasan niyang ipamalita. Kaya kung magmamarites lang kayo, magmarites kayo ang ikwento nyo si Kristo, hindi yung kagalit mong kapatid mo. Di ba? Hindi yung nanay mo, sinisiraan mo. Ang gawin mo, imarites mo, itolits mo ang Panginoong Jesucristo. Amen? Kung kayo mga Marisol, imarisol nyo si Jesus Christ. Amen. Hallelujah. Glory to God. Isang mapagpala at mapagpaalalang araw ng pagsamba sa lahat. Samantalahin na natin ang mga pagkakataong tayo'y magkakasama. Katulad lagi ng sinasabi ko sa inyo, dadating ang araw, hindi yung rapture of the church. Sasabihin ko sa inyo, babalik tayo ng Panginoon muli sa isang kalagayan na hindi tayo magkikita-kita sa loob ng Christ of All Ages Church. Amen? Dahil dadating ang araw, at hindi ko alam kung kailan, idadaan tayo ng Lord ngayon sa final purification. Sino mga anak ng Diyos dito? Sino yung nagkakasala pa? Taas ang kamay. Tingnan nyo, papasok ba kayo ngayon sa kaharian ng Diyos kung ganyan kayo? Sabi mo, Panginoon, pay pastor, ako po ay born again na, niligtas ako ng Panginoon. Yes, oo. Pero tandaan ninyo, aayusin pa tayo ng Panginoon. Bago tayo makapasok sa kaharian ng Diyos, marami pang aayusin sa atin. Individually, hindi as a group, hindi as a group of people, kung hindi isa-isa. Bawat isa sa inyo at kasama ako, aayusin ng Panginoon bago dumating ang araw ng rapture of the church. Amen? Hallelujah! At sa araw na ito ay patuloy nating pag-aaralan ang tunay na diwa ng Pasko. Tumayo tayong lahat at tayo mananalangin. Introduction lang yung sinabi ko sa inyo kanina. Hallelujah! Father, we thank you and praise you this morning. You are worthy to be praised. Thank you for your love. Worthy is your name, Father, in the name of Jesus. Pagpalain mo ang bawat isa sa mga kapatid kong ito. Tunay nga, Panginoon, Ama, naramdaman namin ang presensya mo sa lugar na ito. And so we ask you, O God, to anoint us and fill us with the power of the Holy Spirit so that we may understand your word today. Maunawa-anawa namin ang iyong mensahe sa umagang ito sa pangalan ng Panginoong Jesucristo na yung bugtong na anak na si Jesucristo. Ang lahat ng anak ng Diyos ay magsabi ng Amen at Amen. Praise the Lord! Makakaupo tayo. The title of my message today is Being Made in the Human Likeness. Hallelujah! The true meaning of Christmas is the Word became flesh and dwelt among us. Napakaganda ng mga seleksyon ng awit natin kanina. Kaya nga sabi ko, hindi ko na kailangan mag-preach dahil naman ng mga awit na yon ang aking papangaral. Hallelujah! Na may tono, na may instrumento, samantalang ako walang gitara dito. Yung kaninang nag-preach na una sa akin, may tono pa at umiiyak pa kayo. Amen? At tunay, ang tunay na diwa ng Pasko ay ang salita. Ang ibig sabihin ng Panginoong Jesucristo ay nagkatawang tao. Napakahiwaga ng isang nilikha, no? At dapat din nating malaman na nilikha ng Diyos ang lahat ng bagay dito sa lupa, pati ang tao para sa kanyang kaligayahan. Makinig kayong mabuti. God created all things, kasama kayo, for His own pleasure. Ang Diyos, sa kanyang kapangyarihan, nilikha ang sanlibutan. Nilikha ang tao para sa kanyang sariling kasiyahan. Kaya nga nung tingnan ng Diyos ang nilikha kasama ang tao, nasiyahan ng Diyos. At sabi niya, it is very good. It is very good. Napakaganda ng ginawa ko at nasiyahan ng Diyos. Amen. In fact, masasabi ko na ang lahat ng nilikha ng Diyos dito sa sanlibutan ay para sa kanyang kasiyahan, for His own pleasure. Pakinggan niyo to.
Maraming mga lugar dito sa mundo na hindi nakikita natin, ang nakakakita lang ang Diyos. Sa ilalim ng dagat ay may mga isdadong iba't ibang kulay. Mayroong mga isdado na hindi pa nakita ng mga tao, ng lahat ng mata ng tao. Subalit ang Diyos lang ang nakakita because it is for His eyes only. Amen? Para sa mata lang niya. Oo. At nakikita natin, katulad natin ngayon, no? Maraming mga magagandang tanawin sa buong sanlibutan ang hindi pa nakita ng maraming tao. Ano yon? Isang magandang tanawin na hindi natin magugustuhan pero maganda sa Lord, yung loob ng bulkan. Sino nakapasok sa bulkan? Ha? Sino gusto pumasok doon sa loob ng bulkan? Pero ang Diyos nakita niya, mati ang loob ng bulkan. Dahil it is for His own pleasure. Amen. In Revelation chapter 4, verse 11 to 11b, "For Thou hast created all things, and for Thy pleasure they are and were created, for His pleasure. Not for your pleasure, but for God's pleasure only." Sabi niya, sapagkat ikaw ay lumalang sa lahat ng bagay at ayon sa iyong kagustuhan, sila'y nilalang mo at pinapanatili. Ganun, napakahiwaga ng creation. At ito ay ginawa ng Lord para sa kanyang kasayahan, kagalakan. At alam natin, ngayon nga pinag-usapan natin, alam ninyo na lahat, natutunan nyo na sa amin, na hindi nga December 25 ang kapanganakan ng Panginoong Hesukristo. Amen ba yun? Naintindihan nyo na. Kaya lang, ang buwan ng Disyembre o ang Kislev, ito yung buwan na kung saan ang Panginoong Hesukristo ay ipinaglihi. And so, pwede na rin natin sabihin na mula Disyembre hanggang September, October, yung siyam na buwan na paglilihi ni Maria ay sakop din ito ng incarnation ng Panginoong Hesukristo. Kaya, let us celebrate Christmas. Amen? Let's enjoy it! At i-share natin ang diwa ng Pasko sa mga taong hindi pa nakakakilala sa Panginoon. Sa simula ay nilikha ng Diyos ang tao sa kanyang wangis. Subalit nagkasala nga ang tao at ano nangyari? Nawalay ang tao sa Diyos. In the beginning, God created man in His own image. But when man sinned against God, the second person of Trinity became human. Tingnan ninyo, madalas, pag pinag-uusapan natin ang creation, akala natin ang Diyos Ama at ang Panginoong Hesukristo lang, kasama ang Banal na Espiritu. Sa lahat ng activity sa tao, laging kasama ang Banal na Espiritu. Amen? Hindi pwedeng wala. Hindi kumpleto ang Triune God. Hindi kumpleto ang Elohim kung wala ang Banal na Espiritu. Ganun din kayo at ako. Hindi tayo magiging ganap kung ang Banal na Espiritu ay hindi mananahan sa buhay mo at sa buhay ko. Amen? Amen ba yun? Because the Holy Spirit is our power against even sa mga kaaway, lalong-lalo na sa demonyo. Dahil pag wala sa iyo ang Banal na Espiritu, hindi mo mapapagtagumpayan ang kaaway. Amen? Ito lang, this is the only power that Satan recognized, the power of God by the power of the Holy Spirit. Hindi nire-recognize ni Satanas yung paputok na malakas. Hindi nire-recognize ni Satanas yung pagsigaw-sigaw mo sa kanya, sabi mo, demonyo ka, lumayas ka! Wala, sabi nung demonyo, ano yan, pagsasabi mo, imekos-mekos mo na yan. Di ba? Pero pag alam ng Banal na Espiritu, alam ng demonyo na taglay mo ang Espiritu ng Diyos, sasabihin ko sa inyo, nakikita ka pa lang niya, kumakaripas na yan ng takbo. Amen? Believe you, me, totoo yan. Hindi ibibigay sa atin ng Diyos ang Banal na Espiritu kung walang gagawin niyang mabuti sa atin. Hallelujah. Sapagkat ngayon, alam naman natin ang Panginoong Hesukristo ay nasa langit ngayon. Amen? At ibinigay niya sa atin ang Banal na Espiritu upang protektahan niya tayo. Amen? And the Holy Spirit is our protector today. Amen? In the name of Jesus Christ. Palakpakan natin ang Panginoon. Glory to God. Hallelujah.
Ano ang layunin ng Diyos? Panumbalikin ang relasyon ng tao sa Ama ng Panginoong Hesukristo. Amen. At iyon ang gagawin at ginawa ng Diyos nang si Hesukristo ay nagkatawang tao to reconcile man to God. Dahil sa krus, dahil si Hesukristo ay namatay sa krus, binayaran niya ang lahat ng ating kasalanan. Tinubos niya tayo sa ating kasalanan. At sa ating pag-aaral tungkol sa diwa ng Pasko, nais kong buksan ang pahina ng banal na aklat na naglalaman na dapat natin gawin upang ang tao na mula sa alabok ay mapalapit muli sa Diyos. Ayon po sa Philippians chapter 2 verse 5, your attitude, yung inyong pag-uugali, ang inyong pagkatao should be the same as that of Christ Jesus. Sa Tagalog, naway magkaroon tayo ng kaisipan na tulad ng kay Kristo Jesus. Nakita niyo po yun, mga kapatid? Nais ng Diyos Amang nasa langit sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo na ikaw at ako ay magkaroon ng isipang ganun. Pastor, mukhang hindi makukumpleto. Palagay ko nga. Sasabihin mo, Pastor, ikaw ba magiging perfecto ka sa panahon na to? Palagay ko hindi rin. Oo. Pero merong araw na dadating na kung saan tayo ay dadalisayin ng Diyos bago dumating ang rapture of the church. At pag-uusapan natin yan, matutuwa kayo sa mensaheng yan. At ang sabi dito, kahit siya'y likas na tunay na Diyos, ang Panginoong Hesukristo, kaya yung mga nagsasabi na si Kristo ay tao lang, kawawa sila, hindi sila makakapasok sa kaharian ng Diyos. Ang sabi ng Bible, katulad ng nung kami po ay napupunta sa mga bahay-bahay dito, ang sino mang tumanggi at magkaila sa akin, ikakaila ko rin sila sa harap ng aking Amang nasa langit. Ito ang sabi ng Panginoong Hesukristo. Amen. Kaya hindi nyo dapat i-deny ang Panginoon. Dahil pag sinabi nyo na i-deny nyo ang Panginoon bilang tao lang, siya ay tao lang, hindi Diyos, wala kayong makikitang Panginoong Hesukristo sa pupuntahan ninyo. Amen. Hallelujah! Sapagkat sa kaharian ng Diyos, ang Panginoon ang magwe-welcome sa inyo. Anong sabi ng Bible? Welcome, my good and faithful servant. Come into my rest. Because Jesus is the one who gives us rest. Amen? Hallelujah! Palakpakan natin ang Panginoon. Glory! At sabi niya, kahit siya'y likas at tunay na Diyos, hindi niya pinanatiling manatiling kapantay ng Diyos. To have an attitude of Christ, every single Christian must have the same love. Para magkaroon tayo ng, pakinggan niyo to mga kapatid, sinasabi ko to sa mga evangelism group. Hindi kayo magiging member talaga ng evangelism kung wala kayo ng pag-ibig ng Panginoong Hesukristo para sa mga taong wala pa sa Panginoon. Sa mga kasama ko dito sa evangelism, siguraduhin nyo ang pag-ibig na nasa puso nyo ngayon ay ang pag-ibig ng Panginoong Hesukristo sa mga taong wala pang relasyon sa Kanya. Hmm. Dapat din meron tayong yun ding mga tao, no? Bawat isa sa atin, sabi niya, we have to have one spirit. What is that? The Spirit of God. Amen. Pag ikaw Kristiyano, amoy ala ka, may ibang espiritong nasa iyo. Di ba? Merong ibang espiritu. Sabi niya, amoy hinyebra ka. Di ba? Ang wine kasi is another spirit, nakakalasing. Kristiyano ka, sasabi mo, banal na espiritu nasa iyo, pero umuusok pa na parang pugon ang uso mo? Hindi pwede yan. Ako nung na-born again ako, tinanggal ko agad yan. Smoking, drinking, womanizing, everything. Ang hindi ko lang inalis sa akin, tinanggal ko lahat ang mga ribulto sa bahay namin. Ang itinira ko lang, rosaryo. Hmm. Rosaryo kasi pangalan ng asawa ko. Hmm. Diba? Tanggalin ko pa yun, dihiwalay na kami. Sabi ng mga pastor sa akin, Pastor, bakit? Hindi na dapat sa'yo ang nasa rosaryo. Hindi, dapat wala ka na rosaryo sa buhay mo. Sabi ko, hindi pa pwede. Siya ang pag-ibig ko, siya ang buhay ko. Sabi ko,
Sabi niya, Pastor, idolatry yan. Anong idolatry? Asawa ko, Rosario ang pangalan. Diba? Yan ang hindi ko tinanggal. We must live unselfishly. Mga kapatid, dapat mamuhay tayo nang hindi tayo maramot. Iba po yung matipid. Iba rin yung maramot. Amen? Hallelujah. At i-consider po natin na ang iba ay mas mahusay sa atin. Huwag niyong isiping mas magaling kayo. Diba? Pag kayo dumadalo ng handaan, huwag kayong pupunta agad doon sa buffet. Upo lang kayo, maghintay lang kayo ng hudyat. Baka mamaya pag napansin kayo nung may-ari ng handaan na ikaw pala yung tunay na bibigyan ng karangalan, tatawagin kayo, sasabihin sa iyo, Alfred, dito ko na umupo at paghahanda ka at dadalan ka ng mga waiter. Amen. Kailangan, wag natin masyadong isipin na magaling ka. Wag natin ipagmalaki sa harap ng Diyos ang ating natapos. Diba? Wag mo sabihin, Lord, doktor ako ha. Ako yung pinakamayaman dito. Nakita niyo ang Panginoon? Kahit na likas siya na Diyos, hindi siya nanatiling Diyos. Parang sinabing, kahit siya ay mayaman, hindi siya nanatiling mayaman. Nagkatawang tao siya na katulad ng isang mahirap na tao. Mm-hmm. Like Jesus who lives in this world, showing His compassion and love for us. Ang Panginoon, hindi dumating dito sa lupa, hindi siya pinanganak sa sanlibutang ito para maging maghari-harian. Bata pa lang siya nung nasa 12 years old, ano? Naroon siya sa templo. Hindi niya sinabi, "Oy, makinig kayo sa akin ha. Ako ang Panginoon, ako ang Mesaya." Hindi ganoon. Anong ginawa niya? Nagpakumbaba siya hanggang sa krus. Ang sabi ng Bible, we need to have a submitted spirit to God. Bilang mga anak ng Diyos. Sino mga anak ng Diyos? Dapat isubmit natin ang ating buhay sa Panginoon. Dapat meron tayong submissive spirit. Pag sinabi sa iyo, Brad, ganito gawin mo, opo, Pastor. Dahil hindi naman kami maghahangad sa inyo ng masama. Pag sinabi ng Bible sa iyo, ganito ang gawin mo, sumunod ka, mapapanuto ang buhay mo. Amen? Christmas is about the incarnation of Jesus. Ang sabi ng Bible, who being in a very nature God, did not consider equality with God something to be grasped. Paano ba yung incarnation, mga kapatid? Sa mga hindi nakarinig noon last Sunday. Iba yung incarnation saka doon sa natural birth. Ang natural birth, si tatay at saka si nanay, yung babae at lalaki, nagpakasal, nag-honeymoon, nabuntis ang babae. Dahil may egg cell and sperm cell. Sa incarnation, walang ganun. Ang incarnation, si Virgin Mary, tao na birhen, siya ay nilukuban ng banal na espiritu at mula doon sa sinapupunan ni Mary, nagkatawang tao ang Panginoong Hesukristo. That is incarnation. Amen. Hallelujah. At kailangan ng mga anak ng Diyos matalino tungkol sa pag-aaral na ito. Hallelujah. Glory to God. In the beginning of creation, Jesus is God. Sa mga hindi nakakaalam, bago simulan pa ang creation, sabi ng Lord, Jesus is here before the foundation of the world. In the beginning of creation, Jesus is God with God the Father and the Holy Spirit. They created heaven and earth and everything on it, including man. Kaya nga, pagka sinabi mong creation, hindi lang Diyos Ama, hindi lang Diyos Anak, pati ang Espiritu Santo ay kasama sa paglilikha sa iyo at sa akin. Kaya ikaw ay special. Amen? Hallelujah. Lahat ng mga persona sa iisang Diyos ay naroon na nilikha ka at nilikha ako. Kaya nga tayo ay wonderfully created by God. Amen. Napakaganda natin sa harap ng Diyos. Nag-iba-iba lang ang kulay natin. Amen. Alam mo ba kung bakit iba-iba kulay natin at iba-iba mukha natin? Eh kung magkakamukha tayong lahat, ano kaya? Okay ba yun? Sasabi mo, kamukha kita. Oo nga, kamukha tayong lahat. Di ba? Walang saya dito. Iba talaga ang Lord eh. Hindi tayo gagawing magkakamukha kahit sa isang pamilya natin. Kasi ang Lord gusto niya iba't iba. Amen. Kasi gusto niya masaya. Palakpakatin ng Panginoon. Hallelujah. Glory to God. Tandaan natin, sa creation, maging sa pagsilang ng Panginoong Hesukristo, andun ang banal na Espiritu. Amen. Kaya nga, tandaan natin,
sa tuwi-tuwi na, pagising mo sa umaga, alalahanin mo na pagising mo sa umaga, kasama mo ang banal na Espiritu Santo. Amen! Palakpakan natin ang Panginoon! Glory to God! Tingnan nyo ha, sa Lucas 1:35, nagpakita ang anghel, no? Nagpakita ang anghel kay Maria at maging kay Joseph. Ayon sa Luke chapter 1 verse 35, sumagot ang anghel, sasa iyo ang Espiritu Santo at mapapasa ilalim ka ng kapangyarihan ng kataas-taasang Diyos. Listen. Hindi lang si Mary ang binigyan ng Panginoon ng banal na Espiritu. Lahat ng anak ng Diyos, lahat ng tao tinanggap si Jesucristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Ang sabi ng Bible, sasa atin ang banal na Espiritu at mapapasa ilalim tayo sa kapangyarihan ng kataas-taasang Diyos. Amen! Si Mary, naranasan niya yan. At pagkatapos mamatay ang Panginoong Jesucristo at nabuhay na muli at umakit sa langit, nang bumaba ang banal na Espiritu sa tao, sa mga anak ng Diyos, tayo ngayon ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng makapangyarihang Diyos. Amen! Hindi tayo kontrolado ng demonyo. Sabi mo nga sa katabi mo, hindi ka kontrolado ng demonyo. Kaya huwag niyong tatawagin ang katabi niyong demonyo ka. Di ba? Impacto ka. Di ba? Di ba? Huwag na, sana huwag na natin gawin talaga. Huwag na ha, huwag na niyong tatawagin yung asawa niyong impacto. Dahil kung anak, ang lalo na kung ang asawa mo ay born again, nasa kanya ang banal na Espiritu. Amen. Amen ba yan? Palakpakan din ng Panginoon. Hallelujah! Ganun ka-special ang mga anak ng Diyos. Pastor, bakit ganun? Mga anak, born again lang ba? Wala tayong magagawa. Kailangan you have to accept the Lord Jesus so that you may have the power of the Holy Spirit at pagkatapos ang kapangyarihan ng makapangyarihang Diyos Amang nasa langit ay nasa sa iyo rin. Amen. Hallelujah. This was an assurance. Ito yung assurance na ang Panginoong Jesucristo ay nasa atin at ang Diyos Ama ay nasa atin pag ikaw ay tumanggap sa Panginoong Jesucristo bilang Panginoon at tagapagligtas. And the triune God is muchly involved with you and me. Tandaan ninyo, pag sinabi mong Kristiyano, ang papel ng Diyos Amang nasa langit, ipuprovide tayo. Si Jesucristo, ililigtas tayo. Ang banal na Espiritu Santo, bibigyan tayo ng kapangyarihan. Amen? Kaya hindi tayo nagkukulang. Amen? Hallelujah. Glory to God. Kaya kanina ang sarap kumanta ng ano, puro pasasalamat sa Panginoon, di ba? You deserve the praise. Amen. Lord. Hallelujah. Your name is worthy. Worthy is your name, Lord. You deserve the praise. Hallelujah. Kaya pag tinignan nyo ngayon, mga kapatid natin ngayon, we are, hindi tayo ordinary tao. We are special people because we have the power of we have the provision of God, we have the God the Father, we have the Son, and we have the Holy Spirit. Three in one sa atin, sa akin, at sa inyo. Kaya hindi ako pwedeng magmalaki sa inyo. Pare-parehas lang tayo. Amen. Pero kung masunurin ka, lalo kang masunurin, mararamdaman mo yung kapangyarihan ng Diyos. Pero pag ikaw ay masuwayin, magkakaproblema ka. Hallelujah. At dahil dito, ito yung tunay na kahulugan ng Pasko. Amen? Hallelujah. And Jesus Christ is the same yesterday and today and forever. Hallelujah. Kahit ang Panginoon, nung siya ay Diyos, no? Na nagkatawang tao, nagsubmit siya sa Diyos Amang nasa langit para tayo tubusin sa ating kasalanan upang hindi tayo mapahamak. Ang sabi ng Bible, Colossians chapter 1 verse 19, ano sabi dito? Sapagkat minarapat ng Diyos na ang buo niyang kalikasan ay manatili sa anak. Kahit si Jesus Christ ay nagkatawang tao, hindi nawala yung kalikasan ng pagka-Diyos ni Jesucristo ayon sa banal na kasulatan. At sa pamamagitan ng anak ni Jesus Christ, niloob ng Diyos Ama na ang lahat ng bagay, maging sa langit o sa lupa, ay makipagkasundo sa Kanya, makikipagkasundo sa pamamagitan ng pag-aalay ng anak ni Jesus Christ ng Kanyang dugo sa krus. Kanina kinanta natin, because of the blood of Jesus Christ,
nagkaroon ng reconciliation tayo sa Diyos Amang nasa langit. Hallelujah. At yun ang kalooban ng Panginoon na pagkasunduin niya tayo. Nung wala ka pa sa Panginoong Jesucristo, kaaway ka ng Diyos Amang nasa langit. Gumawa ng paraan ng Diyos sa Diyos mismo. Hindi tayo gumawa ng paraan kasi wala tayong magagawa. Ang Diyos Amang nasa langit ang gumawa ng paraan para makipagkasundo siya sa atin. Ayaw kasi ng Diyos na makipag-away sa atin. Amen. Tatanungin ko kayo, sino ang mga ama dito? Taas ang kamay. Gusto niyo ba kagalit niyo yung anak niyo? Ako ama dito, basta hindi ko kayo babatiin. Masayang masaya ako na hindi tayo nakikibuan. Palagayin niyo kaya, masaya yung bahay na ganun? Yung nanay at saka tatay hindi nakikibuan? Pag tinanong ng tatay, meron ba tayong lutong kanin? Bahala ka, tingnan mo kung meron. Di ba? Sasabihin ng tatay, sabihin ng nanay, may sweldo ka ba? Bahala ka sa buhay mo, huwag tayong magkibuan. Walang kwentang pamilya yon. Ang Diyos gusto niya, masaya ang pamilya niya. Kaya anong ginawa niya? Pinadala niya, isinugo niya si Jesucristo para maging tagapagligtas natin. At pag tinanggap natin si Jesucristo bilang Panginoon at tagapagligtas, tatawagin tayong anak ng Diyos, member ng family, ng langit at lupa. Amen. Glory, napakasaya noon. Kaya may assurance tayo. Sasabihin mo, Pastor, sa rapture ba makakasama tayong lahat na anak ng Diyos na nagkakasala pa? Mangyayari yun. Walang maiiwan sa atin kahit isa. Amen? Masaya ba kayo noon? Sasabihin ko sa inyo ngayon, kung si Jesucristo tinanggap mo bilang Panginoon, tagapagligtas na yung buhay, you have the blood of Jesus Christ, at yung blood ni Jesucristo na yon na nabubuo doon, yan ang pinantubos sa kasalanan mo at sa kasalanan ko. At dahil tinanggap natin si Jesus, tayo ay binigyan ng Diyos ng karapatang tawaging anak ng Diyos. At pag dumating si Jesus Christ sa rapture, ikaw at ako, iiwanan na natin ang sanlibutan ito. Amen? No more tears, no more pain. Yung mga may sakit ngayon, pagdating natin sa langit, wala na tayong karamdaman. On Tuesday, pupunta ako kay Sister Miding, namatay na. Natatandaan niyo ba Sister Miding? Yung binubuhat-buhat na nakasakay sa wheelchair? Na pinakakain ni Sister... Sino yung papakain kay Sister Miding? Si Princess, di ba? Pinapakain niya. Namatay na. At the age of 84. Sabi ko sa kanyang pamilya, gusto niya kasi mag-service tayo sa Tuesday sa kanila, sa St. Peter. Sabi ko, ang nanay mo ngayon, malaya na. Amen? Tandaan natin, dun kung... Of course, ang rapture ang tunay na kalayaan natin. Kukunin tayo ng Lord dito sa lupa, dadalhin niya tayo sa langit. Makinig kayong mabuti. Yung mga Old Testament saints, wala sila sa langit ngayon. Sila Moses, sila David, wala sila sa langit. Pero tayo, ikaw ay pag na-rapture, ang pupuntahan natin, langit agad. Kasi sa millennial kingdom, sila Moses, sila David, ibubuhayin uli ng Panginoon, pero for the millennial kingdom, not for heaven. Samantalang kayo, tayo, makakaakyat tayo sa langit at makikita natin ang Diyos Amang nasa langit, face to face. Amen. Hallelujah. Okay, the blood of Jesus, meaning His death, is the ransom for our salvation. Yan ang pinantubos sa atin. Hindi tayo tinubos sa pamamagitan ng ginto o pilak. Tinubos ka sa kasalanan sa pamamagitan ng dugo ng Panginoon. The power of His blood made us whole. Nagiging kumpleto at nagiging buo tayo dahil sa dugo ng Panginoon at nilinis niya ang kasalanan natin sa pamamagitan ng dugo ng Panginoon at tayo ay Kanyang pinalaya na. Kaya kung si Jesucristo ang Panginoon mo, dahil sa dugo niyang nabubuo sa krus, ikaw ay malaya na. Amen! Palakpakatin ng Panginoon. Hallelujah. Glory to God. Sabi mo nga sa katabi mo, malaya na ako. Sabi mo sa katabi mo uli,
Di ba? Huwag sa bunga nga, huwag sa nguso lang. Dapat sa puso natin, maunawaan natin. Kasi kung sa nguso lang ang kaligtasan natin, nguso lang ang maliligtas. Amen? Biro mo, nguso lang natin ang mararapture, iwan yung mukha natin. Di ba? Dapat yung buong pagkatao natin, naunawaan natin na anak tayo ng Diyos. Amen? At pag-araw ng Sunday, ang anak ng Diyos, hindi nagagagala. Saan nagpupunta? Sa bahay ng Diyos. Amen? Wala sa Boracay. Glory to God. Tingnan natin ano. Sabi ng Colossians chapter 1, verse 20. Ganda nito. Dati kayo'y malayo sa Diyos at naging kaaway niya dahil sa inyong paggawa at pag-iisip ng masasama. Ngunit sa pamamagitan ng pagkamatay ni Kristo, kayo ay ginawang kaibigan ng Diyos. I am a friend of God. Kayo ginawang kaibigan ng Diyos nang sa gayon ay maiharap niya kayong banal, walang kapintasan at walang dungis. Saan kayo ihaharap? Ihaharap tayo sa Diyos Amang nasa langit. Listen, kanino tayo ipipresent ng Lord? Sa langit? Hindi. Sa Diyos Amang nasa langit. Hindi tayo aakit sa langit para sabihin, "Oy, langit, andito na kami." Hindi. Kasi, siyempre, katulad ng ano, kamukha ng alibughang anak. Kanino ipresent yung alibughang anak? Sa ama. Kaya kayo, ako, pagdating ng rapture, ipipresent tayo ng Panginoong Hesukristo sa Diyos Amang nasa langit. Lahat tayo makikita natin ang Diyos Amang nasa langit. Amen? Irereveal na sa atin ng Diyos kung sino talaga siya. Hallelujah. Pero pag ikaw ay hindi Kristiyano, hindi mo makikita ang Diyos kailanman. Magpakailanman. Ano sabi dito? Iaharap tayo ng Diyos na kayo, tayo ay banal, walang kapintasan at walang dungis. Pag naganap na ang rapture, magtatapos ako ng rapture of the church, maging ang millennial kingdom, si Jesus mismo ang maghaharap sa atin sa Amang nasa langit, na ang ibig sabihin, makakaharap natin ang Diyos Ama na nasa langit mukha sa mukha. Sinulat ko to. Para maging banal tayo sa harap ng Ama, obligasyon ng ating Panginoon na kailangang tayo ay tubusin at ingatan ang pagkatubos sa atin. Pakinggan nyo to. Di ba kapag kayo ay tumubos ng isang sanla, atin itong iniingatan? Uulitin ko. Huwag nyo akong tulugan. Halimbawa, itong relong ito, ito na lang, church na lang, ang Christ of All Ages 2007 ay ating tinubos. Binigyan tayo ng Diyos ng pantubos. Nakasanla ito sa bangko. Ito. Ang ginawa ng Diyos sa pamamagitan ng Christ of All Ages, tinubos ito. Binili natin ito. Kinuha natin, inilabas natin sa bangko ang titulo at ito ay pag-aari na ng Christ of All Ages ng Panginoon. Ano ang gagawin natin sa lugar na ito? Susunugin natin? Hindi. Iingatan natin. Ganon din tayo. Nang ikaw ay tubusin ng Panginoong Hesukristo, siya din ang mag-iingat sa atin. Kasi hindi natin kayang ingatan ang sarili natin. Makinig kayo dyan sa online. Hindi natin kayang magpakabanal. Amen? Bakit? Nananalaytay kasi ang dugong tao sa atin. Dugong marupok o tukso, layuan mo ako. Amen? Kaya hindi tayo magiging ganap kung tayo lang, hindi natin kakayanin. Kaya anong gagawin ng Panginoon? Ibinigay niya ang banal na Espiritu para tayo ay ingatan, gabayan. At tandaan natin, isang araw, gusto ko nang basahin to. Katulad ng lugar na ito, sabi ko nga, noong 2007, ating pong tinubos at iniingatan naman natin ngayon. Hallelujah. At pagkatapos, ano ang gagawin ng tumubos? Pababayaan ba lang? Hindi. Iingatan ito. Ganon din ang gagawin at ginagawa ng Panginoon upang mapangalagaan ang kanyang tinubos na ang ibig sabihin, ikaw at ako, sa pamamagitan ng kanyang dugo, una yun ang pinambayad. Tinubos tayo sa sanla, sa pamamagitan ng dugo ng Panginoon. At ito yung pinambayad sala ang tawag. At kanyang hiniling sa kanyang Amang nasa langit
na ipadala ang banal na Espiritu pag-akyat niya sa langit para meron tayong proteksyon, mayroon tayong gabay. At anong matindi? The conviction. Ang mga hindi born again na nagpepeke-peke ang born again, pagka nagkasalayan at sumamba sa Diyos-Diyosan, wali-wala. Makinig kayong mabuti. Pag ikaw ay anak ng Diyos, na totoo, at pumasok ka sa isang simbahang puno ng ribulto at lalabas ka ng parang walang nangyari, I'm sorry. Wala pa sa iyo ang conviction ng banal na Espiritu. Nung isang araw, ninong ako sa kasal. Sa Mount Carmel gagawin ang kasal. Hindi ako lumaka dun. Hindi ako nagpunta. Kasi ayokong isubmit ang sarili ko sa mga ribulto. Bakit? Magagalit ang Diyos. Isipin nyo na lang, ikaw pag anak ng Diyos, nagkasala ka, pagtalikod na pagtalikod mo doon sa kasalanan na ginawa mo, andun agad yung conviction ng banal na Espiritu, sasabihin ng Lord sa'yo, mali yung ginawa mo. Kaya sasabihin mo, Lord, I'm sorry, marupok po talaga ako. Pero pag ikaw ay nagkasala na hindi ka Kristiyano, baliwala sa'yo. Wala lang. Uy, mali ka doon, ginawa mo yun. Hindi ah, siya may kasalanan, hindi ako. Oo, pero pag ikaw Kristiyano, sasabihin sa'yo, Brad, mali yung ginawa mo. Oo nga, Brad, mali ako. Maling-mali ako. Kasi andun yung banal na Espiritu, dun sa buhay natin. Amen. At yun yung Espiritu ng conviction. Malapit nang dumating ang Panginoon sa rapture at kailangan tayo ay maiharap sa Ama ng walang kapintasan. Paano yun? Naniniwala ako na tayo ay dadaan ng Diyos sa apoy. Katulad ng kinanta natin kanina, di ba? Dadaan tayo sa apoy. Para maging ikaw at ako ay maging ganap at banal sa harap ng Diyos Amang nasa langit, ikaw, lahat tayo ay dadaan sa apoy ng Panginoong Hesukristo. At naniniwala, sabi ko nga, at naniniwala ako na tayo ay dadaan at isasalang sa apoy ng pagdadalisay or consuming fire. Ang sabi sa Hebrew chapter 12, magtatapos ako, sapagkat tunay nga na ang ating Diyos ay parang apoy na nakatutupok, aalalahanin natin na bakit tinawag na parang apoy na nakatutupok ang Diyos upang sunugin ang mga basurang nakakapagkasala sa atin. Ang dami palang basura. Amen. Dapat maglinis tayo. At anong gagawin? Tayo ay idadaan ng Diyos sa apoy. Mamaya, anong apoy yun? Pag-usapan natin. At upang tayo'y dalisayin at hulmahin ayon sa kanyang plano sa atin. At dahil sa apoy na ito, tayo ay papandayin ayon sa imahin ng Panginoong Hesukristo upang maiharap sa Diyos Ama na walang kapintasan. Okay. Hebrews chapter 12 verse 26. Dahil sa kanyang tinig, ang sabi ng Bible, nayanig noon ang lupa, ngunit ipinangako niya ngayon, minsan pang yayanigin, hindi lamang ang lupa, pati na rin ang langit. Ang mga salitang minsan pa ay maliwanag na nagsasabing aalisin ang mga nilikhang nayayanig upang manatili ang mga bagay na di nayayanig. Kaya magpasalamat tayo sa Diyos, sabi ng Hebreo, sapagkat tumanggap tayo ng isang kahariang hindi mayayanig. Sambahin natin ang Diyos na parang kalugod-lugod, sa paraang kalugod-lugod sa Kanya at sa paraang may paggalang at pagkatakot sapagkat tunay na ang ating Diyos ay parang apoy na nakakatupok. Kaya nga ako ay naniniwala na pagsalubong ng Panginoon sa atin sa rapture, ang church ay hindi panahon ng pagsasaya. Eto na ngayon. Sino nakaranas ng COVID-19? Diba? Lahat tayo ay inilagay ng Diyos sa isang kalagayan na walang lalabas. Bago magkaroon ng Passover at palayain ng Diyos ang Israel mula sa Egypt, anong ginawa ng Lord? Naglagay siya ng maraming salot doon po sa lupain ng Ehipto. Amen? At ang lahat ng mga Hudyo ay nasa loob ng kanilang mga bahay. Naniniwala ako, eto lang yung aking belief. Lahat tayo isang araw ay makakaranas muli ng isa pang pandemya. Na kung saan, doon tayo dadalisay ng Panginoon para hindi na tayo gumawa ng
kalokohan. Amen? Kasi kung tayo ay aabutan ng Diyos na nagpa-party-party at nagpa-mamarites-marites, di ba? Yaharap ba kayo ng Diyos na kayo ay marites, na kayo ay tolits, marisol, nangangalunya, makinig kayong mabuti, nangangalunya, nakikiapid. Kaya nga ako, sa ngayon, ginagawa namin sa aming saturation drive, tinatanong namin yung mga couples kung kasal na sila. Sabi namin, pag hindi pa kayo kasal, ikakasal namin kayo. Ikakasal ko sila para mawala na ang pangangalunya sa mga nagsasama ng hindi kasal. Amen? Sasabi mo, born again ka, pero nangangalunya ka, ang kasama mo sa bahay, hindi kayo kasal. Hindi ka makakapasok sa karian ng Diyos. Amen? Totoo yan, mga kapatid, and I have an obligation. By the power of the Holy Spirit, gusto kong sabihin sa inyo na ang mga nagsasama ng hindi kasal ay hindi makakapasok sa kaharian ng Diyos. Hindi nagtotolerate ang Diyos ng nangangalunya. Amen? Pastor, paano po yung mga hindi straight? Straight sila sa impyerno. Hindi ko hinusgahan 'yon. Sinasabi ng Bible 'yon. Ang mga gumagawa ng kahalayan sa sexual sin. Ano ba ang sexual sin? Homosexual, adultery, 'yung mga ganyan, mga kasalanan na 'yan. Sabi ng Bible, Revelation, hindi sila makakapasok sa kaharian ng Diyos. Anong gagawin natin? Magsisi ka sa kasalanan mo. Kung ikaw ay bakla, humingi ka ng tawad sa Diyos. Kung ikaw ay tomboy, humingi ka sa Panginoon at upang baguhin ka. Kung gusto mong manatili dyan, you have the choice. Kung ikaw ay sumasampa pa sa Diyos-Diyosan ngayon, umalis ka na dyan, sulugin mo ng lahat ng mga Diyos-Diyosan mo sa buhay at si Hesus Kristo na lang ang tanging Panginoon na siyang magdadala sa iyo sa kaharian ng Panginoon. Amen? Palakpakan din ng Panginoon. Hallelujah. Glory to God. Kaya ngayon, mga kapatid, hindi na pwede lalamya-lamya ngayon ang mga mananampalat, mga ngangaral. Sabihin natin ang tama. Sabihin natin ang tama. At tandaan natin, mga kapatid, naniniwala ako, sabi ng Bible, mayayanig ang sansinuko bago dumating ang araw ng Panginoon. Katulad ng nakaraang pandemya, sabi ko nga, sa araw na iyon, tayo ito na yayanigin ng Diyos at ibubukod, dadalisayin upang maihirap sa Kanya ng ganap sa ating Diyos Amang nasa langit. Hallelujah. Kaya nga ngayon, gusto ko itong basahin. Luke chapter 21, verse 26. Sabi ng Bible, sa oras na yon, sa panahon ng pagdadalisay ng Diyos sa atin, sabi ng Bible, ang mga tao'y hihimatayin sa takot dahil sa pag-iisip sa mga kapahamakang darating sa sanlibutan sapagkat mayayanig ang mga kapangyarihan sa langit. Sa panahong iyon, makikita nila ang anak ng taong dumarating. This is the rapture of the church na nasa alapaap na may kapangyarihan at kadakilaan. Kapag nagsisimula nang mangyari ang mga ito, ano yun? I believe in my heart, before the coming of the Lord Jesus Christ, hindi ako false prophet. Naniniwala ako na sa panahon ng Panginoong Hesukristo sa pagdating ng rapture, ang mga anak ng Diyos ay hindi niya aabutang nagpa-party-party. Amen? Dahil ibubukod tayo ng Diyos. Gagawa ang Panginoon, and I don't know if ito po ay isang uri ng pandemya para ang mga pamilya, ako at ang aking sambahayan, magkakasama, kamukha ng pandemya noon, at laging mananalangin at iingatan ng banal na Espiritu ang ating pagkatao, ang ating kabanalan. And then after that, ang sabi ng Bible, kapag nagsimula na mangyari ang mga iyon, magalak kayo sapagkat malapit na ang inyong katubusan. Amen. Kaya pag nakakita kayo ng mangyayaring sa kinabukasan, lumilindol, ha? Sabi mo sa katabi mo, huy, magsaya na tayo. Kasi mga ungas talaga itong mga Kristiyano, lumilindol na nga, nagtatawanan pa, nagpe-praise the Lord pa. Ang sabi ng Lord, pag nakikita nyo na yan, magalak kayo. Huwag kayong mag-iyakan. Sasabihin mo sa anak mo, katulad nung nangyari nung nagkaroon ng lindol noong sa Baguio noon. Tumatakbo ako sa EDSA, yung aking sasakyan, gumaganon. Sabi ko, parang flat ako. Tinuturo ako ng mga tao sa EDSA, yung pala lumilindol. Hupa lang ako ng lindol, tapos sinundo ko na si Chat.
Pagdating ko sa bilo na, sumisigaw ako. Sabi ko, Chat! Sabi ko, narinig mo ba? Nakita mo ba yung kamay ng Diyos? Kamay ng Diyos yan! Masaya ako. Oo. Dahil pag na lumilindol na, this is the knock of God. Ito ay isang pagliliglig sa atin para maging matino tayo. At darating ang oras, once and for all, liligligin uli ng Diyos, sabi ng Bible, upang ang lahat ng basura sa ating katawan ay mawala na at maging madalisay tayo so that we may be qualified in the rapture of the church. Sabi ko nga, susunod na mga araw, ituturo ko sa inyo ang cleansing. Kasi sa Biblia, ang tawag sa church na ira-rapture, tayo po yung bride of Christ. Tayo yung bride. Ibig sabihin ng bride, asawa. Sa spiritual asawa ng Panginoong Hesukristo dun sa langit. Iyon tinatawag na marriage supper of the Lamb, of the marriage supper of the Lamb in heaven. At pag-aaralan natin yan. Kaya nga dapat nating mabigyan ng mahalagang pansin ang na nasa unang Pasko nang dumating si Hesukristo na may kahulugan, ang Israel ay nasa matinding kahirapan. During the time na si Jesus Christ ipanganak, ang Israel ay nasa matinding kahirapan. At pagbalik uli ng Panginoon, ang Israel ay nasa matinding kahirapan din. Wala nang ganda, wala nang saya doon. Kaya nga, lahat tayo ay magbantay. Amen. Ngayon, magtatapos ako. Sino dito ang tunay na nakakilala sa Panginoon? Tandaan ninyo, ayaw ng Diyos na isa man sa atin dito ay mapahamak. Amen? Hindi gusto ng Lord yan. Even ako, kahit po ako, hindi gusto ng Diyos na, at ako rin po bilang lingkod ng Lord, ayaw naming may mapapahamak sa atin kahit isa. Lalong-lalo na po sa West Camias, lalong-lalo na nasasakupan ng Christ of all ages. Ang bawat isa sa atin, mahal ng Diyos. Sabi mo sa katabi mo, mahal ka ng Diyos. Sabi mo sa katabi mo, ayaw ng Diyos na ikaw ay maiwan at mapahamak. Oo, real talk lang tayo mga kapatid. Hindi tayo nagkukundina ng mga makasalanan. Gusto natin ang mga makasalanan, katulad ko at katulad nyo, ay magkaroon ng kaligtasan sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo. Amen. Palakpakatin ng Panginoon. Hallelujah. At naniniwala ako, mga kapatid, bago dumating ang Panginoon, ang araw ng rapture, ihahanda niya ikaw at ako upang maiharap sa Diyos Amang nasa langit nang walang kapintasan. Amen? Bakit? Kasi lahat ng kasalanang ipapatawad sa atin ng Panginoon, pagdating sa langit, hindi na maaalala ng Diyos Amang nasa langit. Amen? And ibig sabihin nun, justified tayong lahat. Walang kasalanan. Amen? Can you raise up your hands, please? Hallelujah. Father, in the name of Jesus, narito kami sa harapan mo, Panginoon. Humihingi ng tawad sa aming kasalanan bilang mga anak mo, Panginoon. Dalangin ko, O Lord, na sino man dito na hindi pa tunay at lubusang nauunawaan ng kaligtasan sa pamamagitan mo, Panginoong Hesukristo, dalangin ko na buksan mo ang kanyang puso, ipakita mo sa kanya ang iyong pagmamahal, at dalangin ko, O Lord, na ipaunawa mo ang kaligtasan sa pamamagitan ng pagtanggap sa iyo, Panginoong Hesukristo, bilang Panginoon na tagapagligtas ng kanyang buhay. Ngayong araw na ito, Panginoon, dalangin ko na bawat isang narito, bawat isang kaluluwa, Panginoon, ay hindi mawala sa iyong kamay at magkaroon ng kaligtasan sa pamamagitan ng dugo, ng banal na dugo ng Panginoong Hesukristo. Ito ang aking dalangin at ang lahat ng anak ng Diyos na pupunta sa langit ay magsabi ng Amen at Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Magandang tanghali po sa inyo lahat.